Magandang araw po muli mga kapatid at pagpapatuloy po natin ang ating munting pag-aaral sa mga talata ng Biblia. At sa pagkakataong ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa pagsubok o tukso sa buhay nito. Ang ating pagkukunang talata ay nasulat sa Santiago 1, talatang 12, 13, at 14. Na kung saan pinapaliwanag ng Biblia kung paano ang mga bagay-bagay na nangyayari sa panahon ngayon. Na kung paano tayo meron tayong mga problema ang dumarating sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sinasabi ng talata, ayon mismo sa mga banal na kasulatan, Santiago 1, 13, ay ganito ang ating mababasa. Huwag sabihin ng sinuman, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Huwag sasabihin ng sinuman, makapag siya'y sinusubukan, at tinutukso ng kung anumang bagay, siya'y tinutukso ng Diyos. Ano dahilan? Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya manunukso sa kaninuman. Ano sabi ng Biblia? Pagkakaturo. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi siya nanunukso kanino man. Kaya kung ang tao ay nasusubukan, sinusubukan ng problema, huwag niyang sasabihin na siya ay sinusubukan ng Diyos o tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi natutukso sa masama. Hindi siya bumibigay sa masama. Kaya huwag nating sasabihin na tayo ay tinutukso ng Diyos. At ang Diyos mismo ay hindi nanunukso kanino man. Ni isang tao ay hindi tinukso ng Diyos. Kaya wag na wag sasabihin ng taong nagbibigay sa tukso, bumibigay sa problema, na siya'y tinutukso ng Diyos. Dahil hindi bumibigay ang Diyos sa lahat ng problema, sa lahat ng tukso na ginawa sa Kanya. Nung siya'y nagkataon tao bilang si Kristo, siya'y sinubukan sa lahat ng mga bagay. Ngunit, hindi siya nagkasala kailanman. Kaya huwag nating sasabihin na tayo tinutukso ng Diyos. Ito isang kalapastanganan sa banal niyang pangalan, sa banal niyang pagka-Diyos na ating susumbatan. Na bakit ako pa? Ayan. Yung mga sumbat na ganyan. Bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Huwag na huwag nating sasabihin yan. Bakit ganyan? Bakit ganun? Bakit ako? Bakit sa akin pa? Bakit walang Diyos? Huwag na huwag nating gagawin ang mga bagay na yan sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso. Sapagkat ang Diyos ay hindi napatukso sa anumang bagay. Kung ano man ang nangyayari sa atin sa buhay na ito, ay may kadahilanan. Lahat ng mga pangyayari, lahat na nangyayari, merong dahilan na nakapaloob sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, sa bawat pangyayari sa ating buhay. Ano pa? Sa 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso kapag naihilan ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tao natutukso, bumibigay sa problema, bumibigay sa tukso dahil sa masamang pita. Sa English, lust.
sa masamang pita ng laman, sa kahiligan ng laman, natutukso ang tao. Hindi natutukso dahil sa Diyos. Kundi ang tao ay natutukso dahil sa kanyang sariling masamang pita, dahil sa kanyang sariling masamang laman. At nahihikayat, nai-entice yung parabang yung kagustuhan niya eh, nasasabik na malaman niya kung ano ang mangyayari sa pagkayon ay natikman niya o pagkayon ay natuksos niya sa masamang bagay na hindi naman dapat. Kaya ang tao, ang bawat tao, ang bawat isa, bumibigay sa tukso, bumibigay sa problema, bumibigay sa anumang nangyayari sa kanyang buhay dahil sa kanyang sarili, dahil sa kanyang masamang pita, dahil siya'y natutukso, dahil siya'y nahihikayat, natatangay. Diba? Kung ang barkada mo ay puro masama ang ginagawa, natatangay, nahihikayat. At dahil na rin sa kagustuhan ng iyong laman. Kaya ang tao, kapag siya natutukso, bumibigay, nalalaglag sa problema, huwag na huwag mong sisisihin ng Diyos. Kaya ka natutukso, bumibigay at nalalaglag sa problema dahil ito ay iyong kagustuhan, dahil ito ang gusto ng iyong laman, dahil ikaw ay nahihikayat at natutukso at natatangay sa panahon ngayon, sa sanglibutang ito. Kaya, ang tukso at pagsubok sa atin, huwag na nating isisi sa Diyos kung tayo'y bumibigay at tayo nanghihina. Sapagkat ang kahinaan ng laman, doon tayo naiikayat, doon tayo bumibigay. Kaya ang sabi sa 12, sa Santiago 1 at talatang 12, ay ganito ang ating mababasa. Mapalad ang tao na nagtitiis sa tukso sapagkat pagsubok sa kanya. Pagka natitiis mo'y tukso, natitiis mo'y pagsubok. Mapalad ka kapag ka ikaw'y tinutukso. Mapalad ka kapag ka ikaw'y hinihikayat. Mapalad ka kapag ka ikaw'y yung sarili mong laman. Pag nanasa mo'y napipigilan mo. Mapalad ang taong nagtitiis. Kaya niyang tagalan ng tukso. Sapagkat pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kapag ka ang tao ay tinutukso, kapag ka ang tao ay hinihikayat na masama at napanindigan niya, natigasan niya, siya'y mapalad sapagkat magkakaroon siya ng putong ng buhay na walang ibang nangako kung hindi ang ating Panginoon sa mga umiibig lamang sa kanya. Kung umiibig ka sa Panginoon, hindi ka bibigay sa tukso. Hindi ka bibigay sa mga problema. Hindi ka bibigay sa takbo ng sanglibutan ito. Kung hindi ito iyong titisin, didisiplinahin mo ang iyong sarili at gagawa ka ng mabuti sa pamamagitan ng pagsubok sa atin ng Panginoon. At ang regalo, ang gantimpala, ay ang buhay na walang hanggan sa mga taong umiibig sa Panginoon. Kaya kung ano man ang problema, panalangin. Kung ano man problema, humingi ng tulong sa Diyos. Sabi nga sa Santiago 1, at talatang 5, kung nagkukulang ang sino man ng karunungan, ay humingi sa Diyos na siyang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Prayer ang kailangan. Pagka mayroong tukso, mayroong problema, may mapanghikayat ng masama, prayer, panalangin, at ibibigay ng Diyos at hindi siya manunumbat. Magbibigay ng sagana ang Diyos at kailanman ay hindi manunumbat. Titiisin natin
ang mga tukso ng sanlibutan, ang panghikayat ng sanlibutan, ang mga problema sa sanlibutan, iibigin natin ang Diyos, titiisin natin ng mga pagsubukan, at ang wakas at gantimpala ay buhay na walang hanggan. Sana sa maigsiing paliwanag na ito, sa Santiago 1:12-13 ay naliwanagan tayo kung bakit nagkakaroon ng pagsubok sa buhay nito. Kung sinusubukan tayo, huwag natin sasabing tayo tinutukso ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi napanukso at tumutukso sa tao sapagkat hindi siya masama. Gaya ng poste. Ang poste habang bumabaon sa lupa, tumitibay ang pagkakatayo. Ang tao habang sinusubukan, tumatatag ang pananampalataya. Kagaya ng rose. Yung rose, yung malalaking rose, bago mo makuha yung bulaklak sa dulo, dadaan ka muna sa matinik na tangkay. Pagka naabot mo yung bulaklak ng rose, mabango yun. Nandun yung ligaya. Ngunit, dadaan ka muna sa tinik ng buhay na ito. Ngayon, sa buhay na ito, dadaan tayo sa maraming pagsubok. Kung ating mapaglalabanan yan, at kung ating matitis yan, at ating matatagumpayan yan, ang regalo at ang reward sa atin ay buhay na walang hanggang. Sapagkat tayo umiibig sa Diyos, matatag ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok. Humingi tayo sa Kanya sapagkat Siya'y magbibigay ng sagana at hindi manunumbat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito.